Proverbs 23:33. You will see weird things and your mind will play tricks on you. Pag-aaral natin, pinamagatan, rest your mind. Dear God, we thank you for your love for us. And we thank you that in you there is rest. There is even freedom. Patawarin niyo po kami sa aming mga kakulangan. Punuan niyo po kami, Panginoon. At ngayon, punuin niyo kami ng inyong salita. Empower us with your word. Set us free. Teach us to have peace. Be our speaker. Kayo lang ang tanging mangaral. Gamitin niyo lang ang inyong lingkod, Panginoon. Tinig niyo ang aming marinig upang kami mapalakas, mapagaling, mapalaya, at mabigyan ng direksyon sa pagsunod sa iyong anak na si Jesus. Lead us, teach us, heal us, glorify yourself. Father, we thank you in the name of your Son, Jesus. Amen. Jesus entered a world of very tired people, very tired bodies, very tired minds. Napakahirap ng buhay nung panahon ni Jesus, napakaraming slaves, the vast majority of the people were suffering, hungry, tired, cold, nearly naked. At kasama noon, maraming stress ang buhay, survival, families were separated because of economic necessities. There was a lot of difficulty, not to mention a lot of diseases. Kaya ang Panginoon, ang pinasok niyang mundo ay punong-puno ng mga pagod na isip. Kaya nung panahon niya, ay napakaraming ginatawag na crazy, and some were even called possessed by evil spirits. Well, some of them might really be literally possessed by spirits. Many are suffering schizophrenia, mga intense and deep and terrible depression. The mind gets tired. The mind is a breaking point. The mind can snap. May hanggang hangganan ang kayang dalhin ng isip na pagod. Madaling mapagod ang isip, ang puso, ang spirito, at pwede itong bumigay. Pag hindi na kaya ang iniisip, ang dinadala ang problema, pwedeng sumabog. Tawag ng iba, pwede yung sumaya, dumigwak, masira. Minsan naliligit tayo ng mga taong madaling pagtawanan, madaling libakin, sa mo may sayad yan, may ligwak yung tao na yan, pinagtatawanan, nilalait. Pero hindi natin naisip na maaari ang mga tao ito ay mga biktima ng mental overload, ng sobrang daming problemang dinala, alalahanin na pinasan mag-isa, o kaya ay mga pagkukubli, pagtatago sa takot na ma-reject ng mga tao, at minsan bumigay ang kanilang utak. Kaya sabi sa Proverbs 23:33, you will see weird things and your mind will play tricks on you. Kung ang kuryente ay pwede ma-short circuit, pwede rin mangyari yon sa electrical activities of the brain. Pwede rin ma-short ang brain. Pwede rin sumabog. Pwede mapundi sa dami ng dala. After prolonged mental anguish and self-inflicted torture, something very bad happened to Saul, who was king. 1 Samuel 16:14, now the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord terrorized him. This need not be taken literally. Umalis, nawala, itinaboy ni Saul ang kapayapaan ng kanyang isip. At natural lang, ang ipapalit niya doon, na aanyayahan sa kanyang isip, ay yung nakakagulo, nakakaligalig, nakakabagabag. So para na rin umalis ang espiritu ng Diyos at pinalitan ng isang masamang espiritu ang laman ng kanyang puso. There is no need for God to do this personally. Kasi ang tao, pag tinalikuran niya ang pamamaraan ng Panginoong Diyos, kabaligtarang pamamaraan ang umiiral sa kanyang buhay. Pag ang espiritu ng Diyos na hindi mo sinunod, natural yung masamang espiritu maghahari sa iyong buhay. Pag ang isip ay hindi mo ipinahinga, natural, bibigay ito. Tulad din ng katawan, kahit kabanal, kahit kapaladasal,
Kung hindi ka natutulog na mabuti, hindi ka kumakain ng masustansya, stress ka pa, may umubulang sa tabi mo, mahahawa ka na kasi mababa na ang resistensya mo. Ganon din ang isip. When God's natural law is disobeyed, natural, automatic consequences occur. When the mind is not rested enough, natural consequences will happen. The mind can snap. At ang problema dun sa mga taong nalagot ang katinuan, nagiging marupok na. Kadalasan, napakadali na uli nilang mabinat. Pagka sila nagkaroon na ng mga severe depression, magamot man, gumaling man, marami ay napakadali na uling ma-depress. Napakadali na uling bumigay at mawala sa sarili. Kaya dapat ingatan na makarating ka sa breaking point. Sinulid mo na napatid, pag pinagdugtong mo, hindi na ganung katibay. 1 Samuel 18:10, "The next day, the Lord let an evil spirit take control of Saul, and he began acting like a crazy man inside his house. David came to play the harp for Saul as usual, but this time, Saul had a spear in his hand. Saul thought, 'I'll pin David to the wall.' He threw the spear at David twice." Pagka lagi na laman ng ating isip ay negative, jealousy, envy, insecurity, malice, napakadali na pumunta na sa pagiging murderous. At napunta doon si Saul. Si David na tumutugtog para sa kanya, si David na pinaglilingkuran siya, at napakalaki ng paglilingkod sa kaharian niya, ay gusto na niyang patayin dahil siya ay nagseselos. Naiingit siya na si David ay magaling na general, maraming humahanga. Eh siya nga tughari, eh di asset niya, may magaling siyang general, pero natakot siya na siya ay mapalitan. At ang tao na laging natatakot mapalitan, ang tao na laging nagseselos, naiingit, na insecure, ay madaling lumigwak, madaling sumayad, madaling bumigay. So Saul went crazy, and he did a very crazy thing. Maging sa mga propeta, nangyayari yung ganito na nasa breaking point yung isip. 1 Kings 19:1-7, "Jezebel sent a message to Elijah, 'You killed my prophets, now I'm going to kill you.' Tinakot nitong napakalupit na reyna na ito ang propeta, and so the prophet was under threat. He was in anguish." Nagkaroon ng mental torture ang propeta na siya nga ipapapatay ng napakamakapangyarihan at masamang reyna na si Jezebel. Verse 3, "Elijah was afraid when he got her message, and he ran to the town of Beersheba in Judah. Then he walked another whole day into the desert. Finally, he came to a large bush and sat down in its shade. He begged the Lord, 'I've had enough. Just let me die.'" Ito yung mga timpla na mga pagbigay, pagligwak ng utak. Takot. And you are fixated on a certain fear. Sobrang nervous and stress. Pagod ng katawan. Nakita nyo, naglakad siya ng mahaba. Isolation from other people, because nearly all the prophets of God were dead at that time. Jezebel had them killed. And this prophet walked alone one day into the desert. Iniwan pa niya yung kanyang male attendant. Isolation, loneliness, fear, hunger, physical fatigue. Gusto na niyang mamatay. Kabaligtaran ang gustong mangyari ni Saul na pumatay. Siya naman gusto niyang mamatay. And it is so abnormal for living beings to want to die or to want to kill someone because it's against the law of life. So ibig sabihin, bumaligtad ang utak. Elijah had a deep, acute depression. And you would say, how can that happen to a man of God? This is the most common affliction of spiritual people. Lalong-lalo ng mga religious leaders, spiritual leaders, because many people get their counsel, unburden to them, tell them their very sad stories. Kaya pagkatapos na magpa-counsel lang isang tao, sabihan, "Salamat po, counselor, salamat po, pastor, gumaan ang loob ko." At gusto mo sabihin, "Gumaan nga loob mo kasi, syempre, inilipat mo sa akin ang bigat. Sabihin mo ba naman sa akin lahat, and I empathize with you,
Ngayon, oh, next council, oh, next council, gano'ng karaming problema ang dinidinig mo araw-araw. At pagka ikaw mismo may problema rin at wala ka na pagsasabihan, and people expect you to be Superman or Superwoman dahil nasa church service ka, bibigay at bibigay ka pag wala kang napagtapatan, napagsabihan, o wala kang naging release of such negative emotions. Kaya nagkakaroon ng mental, emotional, and spiritual overload ng maraming religious people. Kasi kasama ng pagiging religyoso, madalas, pretense, hypocrisy, because you cannot admit to people that you too are human, that you have a weakness, that you are going through trouble, and you always have to pretend that you're all right, and one of these days, bibigay ka tulad ng propetang ito. Hindi kasi nakikita ang mental sickness, bihirang makita. At pag nakita, yung mga symptom nito, eh, ibig sabihin malala na ang naganap na pagkakasira ng isip. Kaya tuloy, nakakalat sa ating maraming taong pasyenteng hindi natin natutulungan kasi hindi natin alam. But obviously, the mind, like the body, needs rest. Your mind, the minds of other people, need rest. Kung iniutos ng Panginoon na magpahinga ka one day a week, physical yon, kakambal siyempre na ng pahinga ng isip. At hindi lang one day a week. Baka every hour, baka every 5 minutes, kailangan may rest yung mind mo. Lalo kung forever being assaulted. Kaya nakikita niyo kung minsan yung dramatize sa pagkabaliw na isang tao sa pelikula, yung sunod-sunod ang hirap, maraming mga problema, may namatay dito, sa mainit ang araw, uhaw siya, naglalakad siya, biglang tatatawa na lang siya at nag-iiyak kasi nabaliw na, bumigay na. Of course, that's dramatized, but many people get to that point without the drama. Tumatalo na lang sa building, umiinom na lang ng lason, nagpapasagasa sa tren, tumatalon sa tulay. May hangganan ang kaya ng dalhin ng isip. 1 Kings 19:7, the angel of the Lord came back a second time and touched him, meaning Elijah, and said, "The journey is too much for you." And that is Elijah, one of the greatest prophets of the Bible. Kasi nga, meron tayong load limit tulad ng tulay. Pagtatawid kayo sa tulay, may nakalagay weight limit, 6 tons, 10 tons, 20 tons. Pag tumawid doon ang sasakyan na mas mabigat kaysa sinabing weight limit, guguho ang tulay. Ano ang load limit ng inyong utak? Do not overload your mind and the mind of other people. God wants you to rest your mind. Exodus 20:9-10, "You have 6 days when you can do your work, but the seventh day of each week belongs to me, your God. No one is to work on that day, not you, your children, your slaves, your animals, or the foreigners who live in your towns." And let us add this, "not your mind." Kailangan ipinapahinga ang isip. So not only 1/7 of the time, which is the Sabbath, one day a week, but 1/3 of the time, at least 8 hours of sleep per day, of rest, kailangan nagpapahinga ang isip. At may pahinga pa ang isip, bukod sa pagtulog. Enjoying other forms of rest, like beauty. Dapat tumitingin ka sa kagandahan, magandang nature, magagandang scenery. Nakakadagdag sa pagkabaliw, pagka ang bahay mo, ang gulo-gulo, ang dumi-dumi, ang baho-baho. Other forms of beauty like serenity, payapang paligid, tahimik na mga kapaligiran. Kaya ang tao dapat minsan-minsan nag-excursion, nag-picnic, nagre-retreat. Lalong-lalo kung hindi kagandahan ng environment mo, dadalas-dalasan mo ang punta sa magagandang lugar. Maski libre, mga park, minsan mall, nagpapalamig ka doon, kailangan mapahinga ang isip mo. Lalo na kung may kasama ka sa bahay na nager, kailangan may private moment ka na natatahimik ang tenga mo. Kasi baka ka mabaliw. At pag nager ang kasama mo, usually hindi ka nagpapakamatay, siya ang pinapatay mo. Kaya mga nager, mag-ingat-ingat kayo. Baka punong-puno na ang tenga ng inyong nananag, bigla na lang kayong saksakin. We need enjoyment of pleasures, of good company.
Napakalaking magpa-unwind ng utak na may kausap kang masarap kausap, may kasama kang non-threatening, nakaka-relax, nakaka-enjoy. Bumabalik sa zero ang reading ng iyong metro kaysa punong-puno na ang sikip-sikip na. How do you rest your mind? Eat well. Because the mind is a chemical configuration. May chemistry ang mind. Kaya mga nade-depress, pinapainom ng uppers para tumaas ang mood. Pag sobra namang hyperactive, pinapainom ng mga pampadowners para medyo makalma. Kaya yung mga psychiatric patients na nagwawala, tinuturukan ng mga pampatulog kasi para yung chemistry ng kanyang mind, chemistry ng kanyang dugo, ay mag-balance. Eat well. May mga pagkain na depressants, may mga pagkain na mga nakakapagpasigla, at huwag lang sa sobra. And of course, you rest your mind with sleep. Sleep well. Invest in good beddings. Invest in good mattresses and good pillows. Kasi one-third of your life, nakahiga ka. Kaya huwag mo natipirin na yung sarili. Magkaroon ka na magandang mattress, magandang kutsyon, magandang mga unan at kumot. Hindi naman yun ganun kamahalan at napakatagal mong pakikinabangan. The quality of your sleep determines the quality of your waking moments. Kaya dapat masarap ang tulog ng tao. At hanggat maaari mga kapatid, hindi natin iniistorbo ang tulog. Yung natutulog sa bahay, kung saan mang lugar, kailangan ng tao ng tulog. Napakalaking kagaspangan na magising yung kasama mo sa bahay dahil lang napakaburara mo magsara at magbukas ng pinto. Yan lang pagsasara at pagbubukas ng mga doorknob, kailangan pang ituro sa maraming tao. Papasok, blag. Lalabas, blag. Kumisas yan ang gusto mong ipitin sa pinto. Alam niyo ba na yung doorknob, para huwag maingay, bago niyo buksan o isara, pihitin niyo muna. Pag napihit na, tsaka niyo hatakin o isara, at pagka naisara niyo na, at saka nyo ngayon pihitin para mag-lock uli. Hindi, itutulak mo lang. Sabi siyempre nung lock nun, blub-blub. E pag nakakaapat na gano'n na narinig yung natutulog, apat na beses siyang nagising, lulundagin ka na talaga. Dahil nakakainit ng ulo yung nagigising ka pag natutulog ka. Respect those who are sleeping para hindi sila mabaliw. Exodus 33:14, the Lord said, I will go with you and give you peace. Nakita niyo, pag sumama ang Panginoon, ang binibigyan niya, peace, hindi trouble. So sabihin niyo rin yan sa inyong mapapangasawa, I will go with you and give you peace. Sabihin mo sa anak mo, sabihin mo sa magulang mo. Hindi nung sumama ka, gumulo ang buhay niya, nabaliw tuloy. Dapat ang gift na ibinibigay natin sa mga tao, peace, not trouble. Lalo kung kasambahay ka, gulong-gulo na siya sa office, gulong-gulo na siya sa school. Pagdating sa bahay, dapat may kapayapaan. Hindi gulo na naman, war zone na naman. So let God go with you in your life, in your activities. Ang Panginoong Jesus, ano ba ang number one niyang ministry? Matthew 11:28-30. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders, and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Yan ang dahilan kaya ang Panginoon ay pumunta sa buhay natin. Kasi pagod ang tao, gulong-gulo, ang kailangan niya, rest, peace, love. Because there is so much unloving that is happening and there is so much hatred. And how does one rest in Jesus? Jesus is truth. Truth sets free. Freedom is rest. The highest aspiration of art, the highest aspiration of religion, the highest aspiration of politics is none other than freedom. Merong isang magulang nagpakamatay yung anak niya. Kaya pala nagpakamatay yung anak. Meron siyang gender issues na hindi niya maipagtapat sa magulang. At yung magulang, kung nagsasalita pa, laging negative, laging nililibak niya yung mga ayaw niya ng mga gender.
So yung anak, nagpakamatay. Hindi malaman ng magulang kung anong depression ang kanyang napasok dahil sa ganitong pangyayari na hindi na ipagtapat sa kanya ng anak. Eh paano nung ipagtatapat? Eh number one siyang bigoted, at number one siyang galit, at number one siyang nanlilibak. Nagpakamatay tuloy yung anak kasi wala mapagsabihan. Kaya si Jesus, ang una niyang itinuro is to accept and love people. And begin from there, how people can improve from one glory to another. But the main principle of Jesus is to accept people and to love people. That's why everybody came to Him. Tinawag siyang friend of tax collectors and sinners. Kasi at isa sa Kanya yung mga itinatakwil ng lipunan, at isa sa Kanya yung mga nililibak, hinuhusgahan, pinabato. Kasi nga, Jesus is loving and Jesus accepts. And only that can you give people rest. Pwede bang matawag na ang tao ay rested kung nagkukunwari? Kung nagbabalat kayo, kung may suot na maskara para matanggap mo lang, hindi restful yun, stressful yun. And the church should be a haven of rest. And it can happen only when people accept and love one another without judgment, without rejection. That is the way of Jesus, but that is not the way of the many churches. Because the way of the many churches is the way of the Pharisees, the law, rejection, punishment, guilt. And that is why many people, even during the time of Jesus, were so depressed. Many of them have gone out of their minds, naging mga baliw, ang tinatawag pa iba, mga possessed. Kasi nire-reject sila ng lipunan, wala silang masulingan, and everybody has to pretend to be accepted. So, self-acceptance, acceptance of others, is needed for people to have peace. And then, the love of Jesus and the love of God, when followed, will bring us unto further and further development of ourselves. But first, is unconditional love. Philippians 4:7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And when the mind is peaceful and rested, there will be no need for suicide. There will be no need to be murderous. There will be no need to compete and to fight because the heart is at peace. Kaya mahalaga, payapa ang tao. At ang pamamaraan ng tao, hindi nadadaan sa hirap o paghihirap o pagsisikap. Nadadaan ito sa pagpapala ng Diyos. Psalm 127 verse 2, it is useless to get up early and stay up late in order to earn a living. God takes care of His own even while they sleep. So kahit ano daw pagsisikap mo sa sarili mong effort, there is no guarantee that you will get what you want. Hindi nadadaan sa sobrang pagpapahirap sa sarili ang lahat. Kasi kung gusto kang pagpalain ng Diyos, kahit tulog ka, pagpapalain ka. Ang kailangan ng tao ay magtiwala sa Panginoon, gawin ang mga bagay sa paraan ng Panginoon, and then relax. Don't worry about what you cannot control. And why worry when you can pray? Kaisa pang central teaching ni Jesus, do not worry, do not be afraid, do not worry, do not be afraid. Because if you keep on worrying and being afraid, your mind could snap. At maraming uri ng pagligwak. Yung iba talagang tumaob na. Yung iba, konti-konti lang, patalsik-talsik. Pero nangyayari sa atin yan. Pag laging laman ang utak natin ang ating mga fears, ang ating mga concerns, ang ating mga worries. So stay in God's care. It's important to stay in God's care, to be godly, and let God take care of you. Si Haring Nebuchadnezzar, napakayaman, napakamakapangyarihan, pero nabaliw. Daniel 4, 28-30, sa salaysay ni King Nebuchadnezzar, about 12 months later, I was walking on the flat roof of my royal palace and admiring the beautiful city of Babylon. When this thing started happening to me, I was saying to myself, just look at this wonderful capital city that I have built by my own power and for my own glory. Successful naman talaga itong si King Nebuchadnezzar, pero sobrang yumabang, nalasing, nabaliw, ganyan ang mga nangyari sa kanya, nasobrahan. At pag nasosobrahan ka na ng anumang bagay, takot or self-confidence,
insecurity or yabang, pwedeng bumigay ang iyong isip. Daniel 4:31-33. But before I could finish speaking, a voice from heaven interrupted. King Nebuchadnezzar, this kingdom is no longer yours. You will be forced to live with the wild animals away from people. For 7 years you will eat grass as though you were an ox, until you learn that God Most High is in control of our earthly kingdoms and that He is the one who chooses their rulers. This was no sooner said than done. I was forced to live like a wild animal. I ate grass and was unprotected from the dew. As time went by, my hair grew longer than eagle's feathers, and my fingernails looked like the claws of a bird. There is actually a medical term for what happened to King Nebuchadnezzar. But to make this long story short, nabaliw siya, nagmistulang hayop, at nag-asal hayop. Kumisa, nakakakita tayo ng mga taong kakaiba ang asal, yung tinatawag nilang taong putik, taong grasa. Bakit ang buhok nila puro putik? Lagi puro putik ang kanilang katawan. Ang dami-dami lagi nilang dalang basura. Yung iba, pinagtatawanan yun. Madami natatakot. But definitely, those people snapped. Napatid, nalagot ang katinuan one time or the other dahil sa sobrang dinala sa buhay. Ano ang mga dinala nila? Mga hirap. Mga pagsubok na hindi nakayanan, mga pagtataksil siguro ng asawa, maaaring kabiguan sa anak, depression, nagkapatong-patong, pinanawan sila ng kanilang kabaitan. Maraming ganun. Marami hindi pa nakakarating sa ganung stage, pero dangerously getting there. Nawala sa sarili. Nasira ang self-image. At nangyari yon kay King Nebuchadnezzar. So do not get poisoned with conceit. Do not be possessed and obsessed by a goal or aspiration. Mga kapatid, do not be obsessed with anything or anyone. Pag sobrang gusto-gusto mong maging honor, tas hindi ka naging honor, kaya kumisa nababaliw, gustong-gusto mong yun ang mapangasawa mo, eh hindi ka namang gusto, ano nangyayari? Nakikipag-usap ka sa bato. Nandun ka sa breakwater. Gustong-gusto mong yumaman, naiingit sa mga mayaman, kuminsan bumibigay ka. Pag sobra kang na in love, diyan maraming nagpapakamatay. Mga kapatid, sana wala ni isa sa inyong nag-iisip niyan. Pero kung meron man, to tandaan nyo, yung love na yan, lilipas din. Huwag ka magpakamatay. Pag humaba ang buhay mo ng 6 months, lumipas na yung love mo na yan. So huwag mong pakinggan yan. That's temporary madness. Lahat ay lumilipas. Hindi ka naman ipinanganak na umiibig sa tao na yan. Natutunan mo lang yan. It's just a bad habit. Every habit is learned. And every learned behavior can be unlearned over time. Kung iniwan ka ni Papa, iniwan ka ni ganito, nalungkot ka, sandali lang yan. Lilipas din yan. Just survive. Survive the hour, survive the night, survive the day and the week and the month. And then later on, pagtatawanan mo sa sarili mo. Sabi mo, ay, ano bang nakita ko doon? Bakit ako nabaliw? Kasi nabubulag ka lang naman pag in love ka eh. Pag wala na, nakikita mo na yung mga kulugon niya, yung mga kung ano-ano niyang mga peklat, nare-realize mo, ay, bad breath pala, etc., etc. Eh, alam mo naman siyempre, kung in love ka, kahit babaw yung hininga, langhap na langhap mo, natutuwa ka pa. Do you know that romantic love is also a form of insanity? Na pag bumalik ang iyong katinoan, ikaw na mismo ang tatawa sa iyong sarili. So huwag kayo nagpapakamatay dahil lang sa iniwa kayo ng pag-ibig. Para lang yung lagnat, lumilipas din. Ang mahalaga, survive. And if you don't want to snap, do not go to extremes. Huwag na huwag kayong lalabis sa anong mambagay. Ecclesiastes 7:18, it is good to grasp the one and not let go of the other. Whoever fears God will avoid all extremes. Pag extremist ka kahit sa relihiyon, halos parang baliw ka na. Wala ka ng katinoan, wala ka ng katwiran.
Pag naging extremist ka sa pag-ibig, naging extremist ka sa iyong hobby, naging extremist ka sa iyong political belief, ang lahat ng yan, ang pinupuntahan, lumiligwak ang utak. Stay in the middle of the road where it is safe. So, nabaliw si King Nebuchadnezzar sa pagkapatuloy ng kanyang salaysay, Daniel 4:34. Finally, I prayed to God in heaven. And my mind was healed. Mga kapatid, tandaan nyo yung sikreto. Pray to God in heaven. And our minds will heal. Sabi nila, at pinapatunayan ito ng siyensya, ang taong namamatay at naghihingalo, nawala na lahat ang senses, pero ang huling natitira, pandinig. Nakakarinig pa ang taong mamamatay. Kahit hindi na nakakakita, dumilim na ang lahat, nakakarinig pa. Last chance yun eh, na ibinigay ng Diyos para makarinig siya ng mabuting balita tungkol kay Jesus. At ganun man, kahit ang tao ay nababaliw, hindi siya 100% baliw. 100% of the time. May mga moments siya na matino. At sa mga moments na matino na yun, binibigyan siya ng Diyos sa pagkakataon na tumawag sa Diyos. Magbalik loob. Lumapit. Kaya sabi nitong si Nebuchadnezzar, kahit ako tinubuan ng mga parang mga pakpak, ang kuko ko ang haba-haba para akong ibon, kumakain ako ng damo, naging asal, hayop, bukat mukhang hayop, tumawag ako sa Diyos na nalangin. Natural, humingi siya ng tawad sa kanyang mga kayabangan. At sabi niya, gumaling ang utak ko. At nung gumaling ang utak niya, natural, nawala na rin yung mahahaba niyang kuko. Natural, ginupit niya yon. Ang mahaba niyang buhok, natural, pinaayos niya. Ang bumaho niyang amoy ay bumango na uli kasi ang lahat ay nagsisimula sa isip. Bakit niyo suot ang mga suot niya ngayon? Di ba inisip niyo kasi yan ang susuot niyo? Bakit ganyan ang buhok mo? Liban na lang naging diktik, maka sa isang parlor na hindi marunong gumupit. Ganyan ang buhok mo kasi yan ang gusto mo. Ganyan ang itsura mo kasi ganyan ang gusto mo. Yung bahay niyo, ganyan ang itsura nun kasi ganyan ang ginagawa mo sa kanya. Lahat nagsisimula sa isip. So kung gusto mong tumino ang iyong buhay, simulan mo sa matinong pag-iisip. Gusto mo na matino ang iyong mga kasama, simulan mong pumili ng matino kung sino ang iyong sasamahan. Everything happens in the mind. If you like to change your life, change the way you think. At yan ang sinasabi ng Romans. Be changed by the renewing of your mind. Kapag may nagtatanong, Pastor, bakit po ganun? Ilang beses na ako nag-attempt tumigil manigarilyo, hindi pa ako makatigil. Hindi pa nagpapasya ang utak mo na tumigil, kaya nagpapabalik-balik ka. Kasi pag nagpasya na yung utak mo na yan, siya ang masusunod. Ang isip ang laging nasusunod. So hindi ka pa talaga nagpapasya, akala mo lang. Kaya yung mga gustong tumalikod sa maling pag-ibig, pabalik-balik, akala lang niya tumalikod siya, pero hindi pa nagpasya. Pero oras na nagpasya ka, yan ang kapangyarihan na ibigay ng Diyos sa bawat tao. Will. That's God-given. Walang makakasalungat ng will mo. Oras na nagpasya ka. So, decide to be wise. Decide to live a godly life. Decide to change your life. And everything outside of your brain will follow your brain. Because our thoughts have power. Our prayers have power. The power of God is available to those who pray. When you plug in to prayer, you plug into the power of God, you have the power of God at your disposal. Kaya kailangan mag-decide ka sa isip mo. At anuman ang nangyayaring kabaliwan ng tao, may natitirang katinuan para magkaroon ng chance na tumawag sa Diyos. Pag nagsisimulang magkabuang-buang, pag nagkasimula ng masira-sira, return to God. Pray. Laging may mga lalapit, gulong-gulo na po ako, ang gulo-gulo na ng buhay ko, ang hiray-hiray ko, ang buhol-buhol na ang mga problema ko, ano bang dapat kong gawin? Pray. Return to God. Stop in your tracks. Tigilan mo ang ginagawa mong mali. Magpasya ka na titigilan mo yan at makikita mo automatically everything will fall into place. Sometimes it takes time. Sometimes it's quick. Sometimes it's not quick. But it will happen when you change your mind and you pray, your life will change.
Because we were created in God's image. We have God's power available to us through the mind, through the discipline of thinking correctly. Sa isip nagsisimula yan. So si Daniel, sa pagpapatuloy, Daniel 4:36-37, at the time my mind was healed. And once again I became the ruler of my glorious kingdom. My advisors and officials returned to me. And I had greater power than ever before. That's why I say, praise and honor the King who rules from heaven. Everything he does is honest and fair. And he can shatter the power of those who are proud. Nakita niyo talaga nagkaroon ng pagbabagong loob itong si Nebuchadnezzar nung nagkaroon siya ng pagbabagong isip. Nagkabaliw-baliw na siya, naging hayop na ang itsura niya, naging asal-hayop na siya, nawala na ang kanyang kapangyarihan. Pero nung bumalik ang kanyang katinoan dahil siya nanalangin, hindi niya sinisi ang Diyos. Sabi niya, everything that God does is honest and fair. And mga kapatid, ito isa sa mga pinaka-diretsyong daan sa restoration ng buhay. Ariin mo, aminin mo ang iyong mga pagkakamali. Huwag mong isisi sa iba. Huwag mong isisi sa bulkang mayon ang iyong mga kasalanan. Huwag mong isisi sa Diyos. Huwag mong laging i-style ang sarili mo na biktima kaya ka lang nagkaganyan. Oh, up to your own responsibilities. Admit your sins and mistakes. Change your mind. Seek forgiveness and ask God to restore you and it will happen. Pero ito yung lagi mong pagsasabi, eh, kaya ako naman siya napatay, nabigla ako. Eh, kaya ako naman na ganun ang asawa ko, ganun ito kasi. Kaya ako nangaliwa kasi yung asawa ko, hindi marunong mag-isa. Kaya naman nilayasan ko ang magulang ko kasi lagi akong pinapagalitan. Laging iba ang may kasalanan kaya ka nagkaganyan, hindi ka mare-restore. You have to change your mind and be humble and honest and admit that you are part of the problem. Probably you are the main manufacturer. Although others help you manufacture your problem, but they cannot manufacture it for you completely without your cooperation. Hanggang hindi natin inaako ang pananagutan sa ating mga ginawa at ginagawa at isinisisi natin sa iba, hindi pa tayo handang ma-restore. Kaya sabi niya, nagkaganyan man ako, tama lang kasi sumobra akong yabang. Talagang iba ang Diyos. Mahusay siya. At nung tinanggap niya yon, lalo pa siyang naging makapangyarihan, lalo siyang pinagpala ng Diyos. So bumalik sa Diyos. Kung gumugulo na yung isip natin, marami na tayong ginagawang alam natin, hindi tama, pero parang may ibang kapangyarihan na nananaig at siya ang nasusunod natin, bumalik sa Diyos. Stop where you are. Do not proceed. Because you might cross a line from which you cannot return. Huwag ipagpatuloy ang mali. Bumalik sa katinoan. Gumawa ng tama at ang pagpapala ng Diyos ay hindi malayong sumunod. Proverbs 9:11, I am wisdom. If you follow me, you will live a long time. Dapat magpakatino. The greatest battleground is the mind. Diyan nagagawa ang lahat. Diyan na ipapatalo ang lahat ng talo. Diyan na ipapanalo ang lahat ng panalo. In the realm of thought. Kaya sinabi din sa scripture, our battle is not against flesh and blood, it's against powers in the air. It's against principalities. And if you always think it's about demons and angels, it's only partly right. It's about how you think. The powers of the air, they're all inside your brain. The universe is inside your brain. When the mind wills, the body will follow. Kaya sinasabi rin ni Lord sa mga pinagaling niya, your faith healed you. Kaya lang sinabi ni Lord that I healed you. Lagi niya sinasabi, your faith has healed you. Go in peace. Your faith, your belief, your thought, your mind healed you. Jesus only made you realize that you can do it through faith. And He was there to give you the power of heaven. But it is your faith that heals. Kaya sinasabi, kung ang paniniwala mo'y hati-hati, kalakalhati, huwag mong isipin na matutuwa sa'yo ang Diyos. Ang taong double-minded will not accept anything from God. Kailangan single-minded. You believe in what is that? Your thought. Beliefs are thoughts.
It's in your mind. At yan ang frontier na hindi pa lubos na nauunawa ng tao. Yung the world between his or her two ears is the universe. Sa utak na yan, nagpapahayag sa'yo ang Diyos. Sa utak na yan, kakinakausap ni Satanas. Sa utak na yan, gumagawa ka ng mga pasya. Sa utak na yan, kagagaling o hindi kung nananalig ka. Sa utak na yan, nabubuo o nababasag ang mga pangarap. So take control of your mind. It is one of the most precious gifts that God gave us. The mind, the will. Follow God. Proverbs 10:27, if you respect the Lord, you will live longer. If you keep doing wrong, your life will be cut short. And remember this, it's not personal. Walang personalan. Hindi bumababa ang Diyos sa langit para lagutin ang buhay mo pag may ginagawa kang mali. All the laws are already inscribed in natural law. When you break natural law, it will have consequences. Pag hindi ka maingat, nahulog ka sa bangin, hindi na nagpapasa ang Diyos na ihulog ka. Mahuhulog ka talaga. Kasi yung gravity, nakasulat na. It takes automatic events for things to happen. So walang personalan ang nangyayari sa buhay natin. Bihirang personal. And when we ask God for a miracle, we're asking Him to suspend the laws of nature for our favor. Obey God's laws. And the clearest laws of God are the laws of nature because God is the author and creator of nature. So gusto mong maging matagumpay, feed your mind with victorious thoughts. Rest enough. Feed your body with nutritious food and your mind will function well and you will have all the power to do what you want to do. Kaya kawawa yung mga bata pa, ang hihirap, walang nakakaing masustansya. Kaya kung minsan nagtataka ka all their lives, ang simple-simple, hindi maintindihan, paulit-ulit ang mga mali, baka walang nakaing vitamina. Law of nature. Garbage in, garbage out. Kung wala ka ipinakaing masustansya sa bata nung formative years ng kanyang utak, hindi na mapapalitan yun. Buong buhay niya, yun na yung utak niya. Pwede na lang ma-enhance a little bit. Pero nabuo na. Kaya dapat minamahal ang mga bata, pinapakain ng tama, kasi nasusulat na ang magiging palad nila sa buhay, bata pa lang sila, kung ano ipinakain. Kung paano itinrato, kung ano ang itinuro. Kaya sabi sa Bible, all the days ordained for me are written in your book of life. Dahil para na iginuhit ang iyong palad. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Na-train na yung bata, hindi na yun matatanggal sa utak niya. Nakakita ka naman ng Pilipino na kahit nasa ibang bansa, ang tagal-tagal doon, nakalimot sa adobo. Nakalimot sa patis o sa kanin o sa lechon. Nakatanim na sa utak niya yun. Kahit maging Russian pa siya o American o ano, hindi na maiiba yun. May tabu pa rin siya sa banyo niya. Kasi nakaprogram na. Imagine kung ang nakaprogram ay pananalig, paniniwala, katapatan, kagandahang loob, kabutihan. Yan dapat ang ingat-ingat natin sa pagpapalaki ng mga bata. And whenever you can, rest, celebrate, enjoy. Because the mind and the emotion and the soul needs rest, enjoyment, fun. Isang nakakalungkot na bahagi ng buhay ng maraming relihiyoso, akala nila pag religious ka, dapat walang fun, walang pleasure, puro pagtitimpi, pagtitiis, paghihirap. It's a school of thought na umuso ng 3rd century, na perfect from the 4th to the 5th century. The idea of monasticism, the idea of self-flagellation and hardship. Reaction niya ng mga spiritual na tao noong 3rd century and 4th century, nung ang relihiyon, ang Christian Church, ay sobrang inispoil ng Roman Emperor. Binigyan ng sobrang daming pera ang mga bishop, binigyan ng malalaki mga simbahan, naging napaka-materialistic ng mga relihiyosong tao, naging sobrang makalupa, makalaman. The truly spiritual reacted by reversing everything that they saw in the very opulent 4th and 5th century church. Binaligtad nila, they glorified suffering, hunger, fasting, pagpapahirap sa sarili. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, balance. E-extreme na naman yun, yung sobrang hirap.
sobrang pag-aayuno. Kaya ka binigyan ng Diyos ng digestive system para lagi mo ng pagkain, hindi para lagi kang mag-ayuno. Kaya ka binigyan ng mga senses sa iyong nerves para iiwas ang iyong katawan sa hirap, hindi para dagdagan mo at pasakitan ng hirap, hampasin mo ang iyong sarili. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Enjoy your life. And the happier you are, the less likely you will become crazy. Mas masaya ang childhood, mas usually mabait yung tao. Yung mga sobrang lumaki sa hirap, nagiging very protective of themselves, nagiging selfish, nagiging sobrang takot sa tao, ang hirap para sa kanila magtiwala at maging mabait. Kaya kung pipili kayo ng mapapangasawa, may choice kayo, hindi pa kayo in love, hindi pa kayo baliw, hindi pa kayo nahahayok sa pag-ibig, tanungin nyo muna, happy ba childhood mo? Kasi kung napaka-deprived at napakahirap na ko, baka ako ang gantihan mo sa buhay. Pero hindi naman lahat ng unhappy in childhood, hindi nakaka-recover. Pero magandang candidate yung balance yung buhay niya, napapalo siya pero nahihimas din, natuturuan, napapagalitan, tinuro ang mahirapan pero tinuruan din mag-enjoy ng fun, balance yung tao. Nehemiah 8:10. Nehemiah told the people, enjoy your good food and wine, and share some with those who didn't have anything to bring. Don't be sad. This is a special day for the Lord, and He will make you happy and strong. Piyesta to. Gusto ng Diyos maraming piyesta. Ang dami-daming piyesta sa Old Testament. Kasi sa piyesta, una, masaya. Number two, yung mga gutom na papakain, namamantikaan ang kanilang mga labi, so to speak. Nakakakain ng masasarap, yung mga hindi nakaka-afford, because you have to bring food and everybody will share it. So mga kapatid, kung may kaya kayo, nagdadala kayo sa mga potluck, huwag nyo nang irapan yung walang dala, tapos ang daming kinukuha. Kaya nga tayo nagpa-potluck para yung mga naguguto, makakain naman ng masarap. Huwag nyo nang isipin ako may dala nun, tapos hindi ko natikman. Eh, ba't yung pa dinala, di kainin nyo nalang sa bahay? Pero pag dinala natin, i-share talaga natin, because God loves sharing. Marami mga tao, kumisan yung laman tawid gutom nila. Hindi nyo alam what kind of suffering people go through. So always, whenever you can, be kind and nice. So rest your mind. Be and stay positive. Lagi kang may choice. Magiging negative ako o positive, choose to be positive. Philippians 4:8. Finally, my friends, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Isipin ninyo ang utak nyo, mga kapatid, na isang lalagyan. May choice kayo. Ang ilalagay nyo, peace or worry? Mahirap pa bang pumili? Isa lang ang utak ko, anong ilalagay ko ngayon? Mag-aalala ako. Iisipin ko lahat ng pwedeng nakakatakot at mahirap sa buhay. Pero meron din kayong pwedeng piliin. Iisipin ko ang Diyos, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapangyarihan. Pwede kong isipin ngayon, ah, nasa kayong asawa ko, siguro nagtataksil. Pero pwede ko rin isipin, hindi ko siya nakikita kasi naghahanap buhay para buhayin kami mag-anak. Anong thought ang ilalagay niyo sa inyong utak? It's your choice. But after you have chosen, your mind will work, and the output of that work will be your life. As you think, you live or die. So huwag gawing basurahan ng isip. Manonood kayo ng pelikula, comedy o horror, ipiliin nyo horror talaga. Gusto nyong matakot, gusto nyong tumili, gusto nyong mahirapan na magpalpitate ang inyong puso. Anong gusto ninyo? Pipili kayo ng kasama mga taong masasaya o mga taong reklamador? It's your choice. Huwag gawing basurahan ang isip at puso. Huwag maging nega. Huwag mag-worry. At huwag sobrang serious. Dapat may sense of humor ka. And very importantly, unburden. Distress. James 5:16. If you have sinned, you should tell each other what you have done. Then you can pray for one another and be healed. The prayer of an innocent person is powerful and it can help a lot.
It's very important to pray for others. Pero yung mga prayer warriors, mga prayer ministers, mga prayer servants, remember this. Nagpapa-pray sa inyo ang tao para gumaan ang loob, hindi para bumigat. So huwag kayong nag-iimbestiga pag may nagpapa-pray. Halimbawa, ipag-pray nyo naman po yung asawa ko, may problema lang po ako sa kanya. Yun na lang ang sinabi nung nagpapa-pray sa inyo pa, anong problema mo? Nang bababae pa? Aminin mo na, anong problema? Nagda-drugs ba ang anak mo? Chismis na yon. Pag gusto nyo mag-pray for others, yun lang sinabi niya ang alam nyo, huwag kayong magtanong nang di niya sinasabi. Para hindi siya ma-pressure na either magtapat kahit ayaw niya magtapat o ma-pressure siya magpanggap na dagdagan yung stress niya. Kung ano lang ang sinabi, yun lang. Huwag kayong nag-iimbestiga. Hindi alam kung minsan ang mga prayer servants yung etiquette of prayer. Do not interpret what they want. Do not presume. Ipag-pray mo lang kung vague yung kanyang request, hindi vague din yung prayer mo. Kasi gusto niya maging vague. When people like to be vague, give them the space. O pati di mo kasama yung asawa mo, nasa bahay. Pati mo sinama, nag-away ba kayo? Sabi na nga, nasa bahay eh. Hindi pa ba sapat yun? Yung iba kasi talagang gusto niya malaman ng mga detalye. Kailangan nakaka-relax kang kasama, hindi nakaka-stress. So get and receive support. As sabi sa James 5:16, tell each other what you have done. Hindi yung ask others what they did. Hindi yun. Tell. Mag-volunteer ka lang. Dapat i-volunteer. Hindi pinitiga yung tao para umamin. Kaya kung isa nakaka-stress sa church, may tatayo para magpatotoo. Isa po akong babaeng makasalanan. Nandito nga po yung partner ko in crime. Teka, kung gusto mong ibisto ang sarili mo na lang, huwag mo nang kalad ka rin yung iba. At yan ang problema ko minsan sa testimony. Usually, may partner in crime, di ba? Ikaw, dumating ka na sa point na gusto mong isiwalat, eh, gusto ba naman ng partner mo na isiwalat yung sarili niya? Wala kang right na ibulgar siya dahil lang dumating ka sa kaliwanagan. Maraming mga Kristiyano, walang etiquette sa kanilang mga pagpapatotoo, sa mga pagpapapray, kaya nakakahirap nilang kasama, hindi nakaka-relax, hindi nakaka-minister. Let and help others rest their minds. 1 Timothy 2:1, first of all, I ask you to pray for everyone. Ask God to help and bless them all. And tell God how thankful you are for each of them. Ang isang ministry na pwede natin magawa mga kapatid, kahit wala kayong training sa counseling, wala kayong training sa how to pray for people, just be a sounding board. Let people just speak to you. And you don't need to give a comment. You don't always have to preach. Pag may nagtatapat sa inyo ng kahinaan, ng problema, hindi mo kailangang wakasan yon ng pagsesermon. Gusto lang niya magsalita, edi magsalita. Pag hindi kanya hinihinga ng payo, huwag kang magbigay ng payo. Later on, pag atis na siya, baka dumating kayo sa ganung point. Pero madalas, alam niyo mga kapatid, ang kailangan lang ng tao makahinga, makapagsalita ng konti. Kailangan niya lang ng companion. Pag may nakakausap pa, pag may napagsasabihan, napagtatapatan, nahihingahan, hindi pa yun magpapakamatay. So it's an important ministry that people are at ease with you. Matthew 11:28 to 30, if you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders, and learn from me, sabi ni Jesus. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Jesus is our rest and wellness, and we can follow in His lead when we minister to others. Matthew 4:24, people with every kind of sickness and diseases were brought to Him. Some of them had a lot of demons in them. Others were thought to be crazy. And still others could not walk. But Jesus healed them all. At alam niyo kung anong number one prescription ni Jesus, ang kanyang number one na gamot? Love. Because love heals. Napakarami natin mga psychological and emotional diseases na kung tayo lang ipinapansin, binibigyan ng pansin, minamahal, mawawala.
lahat. Kaya may importante ang tao, humanap ng saya. Kumimbento ng saya. Dahil yung saya mo ngayon, pwedeng yun ang lakas mo bukas pag dumating ang lungkot. Huwag kayo nang kikiljoy ng tao nagsasaya kasi nagkakaroon siya ng investment, emotional investment, na sa darating na mga araw o linggo, maaaring kailangan niya doon mag-withdraw pag sobrang problema ang dumating sa kanyang buhay. Hindi tayo laging able to enjoy. So those who are enjoying, let them enjoy. Huwag kayong ma-offend, nagtatawanan sila ng malakas, huwag kayong mainis, hindi nyo alam kung anong pinagdaanan nila kahapon, buti nakakatawa sila ngayon, o ano ang haharapin nila bukas na hindi sila pwedeng tumawa. Be kind. Laging nagtatanong mga tao, ano po dapat ang effect ng Bible sa mga tao? Isa lang, dapat bumabait ka. Pag hindi ka bumabait, walang effect. Tumalino ka, marami kang na-memorize ng verses, para gamitin mo lang na iba to sa kapwa, mabuti pa wala ka nalang nalaman. Dapat bumabait ang tao. Philippians 4:4-9, always be glad because of the Lord. I will say it again, be glad. And to go on, always be gentle with others. Don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. Then, because you belong to Christ Jesus, God will bless you with peace that no one can completely understand. And this peace will control the way you think and feel. So you see, interconnected ang feelings, thinking, lifestyle. Finally, my friends, keep your minds on whatever is true, pure, right, holy, friendly, and proper. That we already read. Don't ever stop thinking about what is truly worthwhile and worthy of praise. Punuin niyo ang iyong isip ng pasalamat, positive thoughts, pag-asa, pananalig, at huwag bigyan ng puwang ang mga demonyo na gustong guluhin ang iyong isip para kayo patalunin sa building. You know the teachings I gave you, and you know what you have heard me say and saw me do. So follow my example, and God who gives peace will be with you. Ano ang kalagayan ng inyong isip ngayon, mga kapatid? Pagod ba? You know what to do. Pray to the Lord. Change the way you think. At kung meron kayong mga tao sa paligid yung pagod na, papagpahingahin nyo naman. Pag ayaw magsalita ng asawa nyo, bukas na lang mag-usap. Huwag yung ipilit ngayon kasi ayaw niya eh. Huwag tayong laging mam-reassure, mag-manipulate, mang-domina ng kapwa kasi nasasakal sila. Dapat ang ibibigay natin, lalo sa mga mahal natin sa buhay, ay pahinga. Once in a while, we have to really insist and nag and twist people so that they will do right. Pero once in a while lang yun. Most of the time, you have to be gentle and humble and kind like Jesus. Maraming pinagdaraanan ang members ng ating family, hindi lang natin alam. Yung galing sa school, hindi nyo alam ang problema niya sa school. Yung galing sa trabaho, hindi nyo alam ang kanyang hirap sa trabaho. Yung naiwan sa bahay, hindi nyo alam mga hirap niya. Kaya pag nagkikita-kita ang pamilya, dapat magmahalan, magtulungan. Huwag nyo nang dagdagan pa ang hirap sa buhay ng mga mahal natin sa buhay. Huwag na nating abutin pa na tayo nilayasan o kaya ay itinakwil o kaya ay nagpakamatay siya dahil hindi niya nakaya. Dear God, we thank you that you are kind. We thank you that we can find rest in you. Nawamas, maalala namin, maipamuhay ang halaga ng katuruan ni Jesus. Na ang dala-dala niya ay kapahingahan, pag-ibig, walang patakarang pagtanggap, na siyang nagbibigay ng kapayapaan sa isip. Teach us to apply that in our own lives and teach us to learn from the model of Jesus so we can do a Jesus with people who are around us. Manalangin tayo mga kapatid, manahimik sa presensya ng Panginoon. Anong kailangan natin? Lakas ng isip, kapayapaan, katahimikan. Pray to God. He is only a prayer away. And then, maging sensitive tayo sa iba. Kung tayo ang nagpapagulo ng isip nila, papahingahin muna natin sila. And let's reverse it. Let's be agents of peace. Let's be ministers of kindness. Let's do a Jesus. Dear God, as your people remain silent for a while,
finish this message, tailor-made for each one of us. As everybody sits quietly and listens to your voice, speak to your people, heal our minds, give us rest, and use us as blessings to others.